Please subscribe and notification bell for more new videos. So, mag-usapan na ni stock break shoe ng Mio Yamaha. Yan. Pero shout out muna don sa asawa ni Erwin Roy Roque, kay Mrs. Victoria Baby Bobo Roque. Salamat sa suporta nyo. Shout out din don kay G Pits. So, yan si Mukbang. So, balik tayo sa break shoe. So, itong break shoe, stock break shoe, binili ko to sa halagang 350 sa Motor Trade. Yan. So, syempre may ibang brake shoe, iba may lining. Then, yung lining niya may slice. Yan sa JBT. So, mahaba yung lining niya kumpara sa stock. Katulad nung sa Racing Boy, mahaba rin yung lining niya. So, ito yung resibo nung stock brake shoe ng Yamaha natin. Yan. 350. So, kung pagkukumparay natin yung dalawang brake shoe, stock, tsaka yung Racing Boy na luma na nakabit sa akin, kung mapapansin yung lining ng brake shoe, mas mahaba yung sa Racing Boy kaysa ron sa stock ng Yamaha. So, bukod ba ron, pagkukumparahin natin siya, may slice na tatlo yung Racing Boy. Ayan, mas mahaba yung lining tapos may slice. So sa pagbabaklas nito, kailangan natin ng size 24 na socket tsaka holder socket. Lagi natin gagamitan ng close. Huwag tayo gagamit ng open, ganyan, open wrench, kasi mahirap ang mabilugan sa ganitong tornilyo. So, ang gagawin lang, preno, tapos apakan natin. Ganun lang kasimple. So, itong video na to, ginawa ko to para sa mga newbie na gusto kumuha ng idea, newbie na ayaw gumastos, newbie na gusto matuto, para kahit papano, makatulong ako. So, baklasin na natin to. Nga pala, tong motor ko wala tong center stand. Kaya papa, magbibigay ako ng tips kung paano natin matatanggal yung mags natin sa likod. Gagawin ko, magtutukod ako ng bato, pero hindi yan kasi masyadong maliit yung batong tinukod ko sa side stand natin. So papalitan ko siya ng malaki. Yan. Malaking bato. Tapos kukuha ko ng pangalang, pwedeng Alo Blocks o kahit anong pwedeng ikalang, pwedeng upuang kahoy, para may angat natin yung gulong sa likod. So itong ginagawa ko para to sa mga walang kasama o solo na nagtatrabaho, kasi ako wala akong kasama ngayon. Bale, dinidiskartihan ko lang kung paano ko siya angat. Tatagalid natin, tutukod natin yung side stand, tsaka natin ipapatong yung susuksok yung pangalang natin. Kaya kayo kung ano pangalang, pero sa akin ito lang nakita ko na pwedeng ikalang, para mabaklas natin yung mags natin. Nga pala, ang pinagkaiba ng ibang brand na brake shoe gaya ng JBT, Atom, Racing Boy. So ang pinagkaiba nun sa iba is maganda nga siya. Maganda. As in, maganda. Maganda gamitin. Kapit na kapit. Nga lang, pinupudpud niya yung drum brake noong mags. Yun. So, sa pagbabaklas nito, lugan mo lang yung tambucho para hindi sumayad. Tapos, tanggalin mo yung spring ng preno. Karamihan talaga kailangan tanggalin kasi sumasabit o naiipit yung mags natin ng brake shoe. Kaya dapat tanggalin yung spring sa preno, sa may brake arm. So sa pagbabaklas ng brake shoe, ganun lang, hawakan mo lang kabilaan. So itong nakabit sa akin is Racing Boy. So mga tatanong, bakit nga ba ako nagpalit, naka Racing Boy na ako. Pinudbod na ni Racing Boy yung brake drum
noong mugs ko. Kaya mahina na akong mapit. Isa pa, putbud na rin sa Racing Boy. Kaya habang wala pa akong budget, binalik ko muna sa stock. Pero mura lang ang Racing Boy kung sa online ka bibili. Pero kung sa shop, sa mga ganyan, tabi-tabing shop. Nung nagtanong kasi ako, ang alok sa akin, 550 to 650 JBT tsaka Racing Boy. Pati yung tinatawag nilang chicken. Pero sa online, 350 to 300 lang. Yung Atom, Racing Boy tsaka JBT. So, ito na yung stock brake shoe ko. Pagkukumparahin ko na sila. So, ang napansin ko lang raman dito, sa pagkukumpara, apat lang naman yung pinagkaiba niya nung ibang brand sa stock. Unang-una, iba yung kulay. Number one, iba kulay. Number two, mas mahaba yung lining nung Racing Boy kaysa ron sa stock. Yung pangalawa, mapapansin nyo, mahaba yung lining. Tapos yung sa stock, napakaiksi lang ng lining nung brake shoe. Pangatlo, mabigat ang Racing Boy. Yung pang-apat, may slice yung lining ng brake shoe ng Racing Boy. So, yun yung apat na napansin ko. So, linisin ko muna to. Sa paglilinis, pwede kayong gumamit ng gasolina, krudo, gaas, tubig na may sabon. So, mas maganda kung gagamit kayo ng powder kung gagamit kayo ng tubig na may sabon. Powder. Mga Tide, ganyan. Mga Champion. Kasi sila yung malakas magtanggal ng langis tsaka likabok. So, sa pagbabaklas talaga ng ganito, pagpapalit, kailangan talaga natin linisin para yung mga pudpud na lining at saka langis na dati nating nilagay, grasa, mahugasan. Tapos hindi na maging madulas doon sa brake drum natin. Ganun din sa mugs natin, sub ng mugs natin, kailangan linisin natin yun para hindi masayang pagbabaklas natin. Siyempre, isang gawa, dapat pulido na. So, ganyan lang. Nga pala, maraming salamat dun sa mga sumusuporta sa mga video ko. Viewers, subscribers, mga nagko-comment, yan. Salamat. Sana patuloy nyo suportahan tong video ko. Kahit medyo basic lang, ganyan. Sana patuloy nyo pa rin suportahan. Maraming salamat sa inyo. So, lilinisin ko muna to. Medyo pudpud na pala tong brake drum ng mugs ko sa may hub. Kaya kung saka sa mga nagpapalit ng ibang brand, mga JBT, Racing Boy o kaya Atom, dapat i-check nyo rin yan kung pudpud na. Tapos bumili na lang kayo ng bago kasi hindi naman nababaklas yan. Kung siguro mabaklas ng machine shop, nga lang, mas maganda talaga yung stock. Yun, kahit second hand lang, basta okay pa yung brake drum, hindi pa siya, wala pa siyang kanal. Kasi matigas talaga ang lining ng brake shoe. Lalo na pag tumatakbo, mainit yan. Kaya niyang pudpurin yung bakal nung brake drum natin. So, gasan ko muna. Babanlawan ko muna. Siyempre, pagkatapos na hugasan, tuyuin natin. Yan. Pero kung maglilinis kayo, mas maganda yung gasolina kasi mabilis matuyo, mabilis matapos yung trabaho. Di tulad ng tubig, antayin mo siya matuyo o pwede rin punasan mo na siya ng basahan. Ganyan. Kasi ako nagpapahid ako ng konting grasa dun sa ngipin nung ehe na pinapasukan ng mugs. So, ito na yung stock. Kung mapapansin nyo, yung nasa taas, parehas yung butas, yung kanal ng butas. Tapos, itong sa ibaba, magkaiba.
Yan, magkaiba yung kanal ng butas. Yung sa taas parehas. So, kaya parehas yan, ganito kasi ang itsura ng spring niya. Parehas yung hook. Yung pag yung alignment ng hook parehas. Yan, ganyan pagkakalagay. Ganun din sa kabila. Yan. Kasi nga parehas yung kanal, parehas yung butas. Dito naman sa kabila, napapansin nyo magkaiba. Magkaiba yung butas nung yan, magkaiba yung suksukan ng hook. Kasi yung hook niyan salisi. Salisi yung hook ng spring, nakasalisi siya. Kaya magkaiba yung butas nung brake shoe. So, sa pagkakabit, ganito lang. Ganyan. Yan, ganyan sa pagkakabit. Tapos, pag naikabit na natin siya, yan, nakaibat na ikabit na natin, ang pagsalpak niyan, ganito. Hawakan natin yung magkabilang gilid. Magkawakan natin yan, tapos ibubuka natin pag ganun, pag ganyan. Yan. Tsaka natin siya ipapasok. So, napaka basic lang nito. Hindi mo na kailangan gumastos pa. Yung mga gumagastos lang naman, yan yung mga karamihan ha. Karamihan ng mga gumagastos, yan yung mga meron ng latest na Mio. Yung may swing arm. Kasi yung swing arm nyo, napakatigas baklasin. Tatanggalin mo pa yung tambucho. Tanggalin mo pa yung swing arm. So, ito na. Testing. So, yun. Salamat ulit sa subscriber ko, viewers, yan, supporters. Maraming salamat. Sa mga shoutout ko kanina, salamat kasi mga supporters yun. So, testing ko na to. Medyo upod-bud yung brake drum ko, pero okay na naman. Kahit kapan, pwede pang gamitin. Pero kung sakali makakita ako, kahit second hand, bibili na lang ako. Yun, salamat ulit sa mga supporters tsaka viewers ko dyan. Thank you sa inyo.